Hi guys, for this video, I'm gonna be sharing with you 5 memorable experiences ko during my 2023 travels. Memorable dahil they are unfortunate, hindi dahil magaganda sila. So talagang hindi ko sila makakalimutan. 5th spot natin, panglima, yung Coron. Nagpunta tayo sa Coron, naka-plane. Yung pabalik ng Manila, naka-barko tayo. To go, yun yung sinakyan natin kasi mas mura. Although 17 hours siya. Pero after 17 hours, padaong na kami dito sa pier sa Manila, kailangan namin maghintay ng additional 7 hours, guys. Biro mo, 7 hours. Ang tagal namin naghintay. Kasi yung barko na nakadaong dun sa pier, para hindi pa umaalis. So hindi kami makadaong kasi naghihintay sila ng mga pasahero. Sabi ng mga crew, ganun daw talaga. So, it's up to you guys. Kung gusto nyo makatipid, pwede kayo mag-to-go, barko. Pero, there's a possibility na additional 7 hours ang ihintayin nyo para makababa. And then, 4th spot naman, nung nag-Japan ako spring, nagpunta ako sa Fushimi Inari sa Kyoto. Nadulas ako guys, buti na lang hindi masyadong marami yung tao. May isa ang nakakita pero nakita niya ako nakaupo na sa sahig kasi madulas. So ingat-ingat ha, try niyong pumunta ro ng hindi umuulan kasi umuulan nun eh. And then 3rd spot, sa Pinlac Falls sa Infanta, Quezon. Munti ka na ako malunod kasi sabi nung kasama ko, hindi rin kasi siya sure pero naniwala ako na kapag nakatiptoe ka hanggang dito raw yung tubig. So ako, bumaba ako sa salbabida. Diyos ko, nalunod ako. Halos malunod ako. So buti na sa gip niya ako after few seconds. Nung naiangat niya naman ako sa bato, nasa harap ko naman yung falls. Tapos yung mga talsik ng tubig nasa mukha ko. So parang malulunod uli ako. Tapos pinakuha ko yung salbabida. Buti umabot. Diyos ko, kala ko talaga katapusan ko na nun. And then, 2nd spot na tayo sa Japan ulit. Pero winter naman ito. Yung December 31 to January 1, guys, Diyos ko, wala akong accommodation. Dahil nakalimutan ko siyang i-include sa pag-book ko sa booking.com. Nawala naman kasi sa isip ko. So make sure guys ha, yung mga accommodation nyo, check nyo kung included yung ang mga araw talaga. So ayun, nagtiis ako kahit parang 0 degrees yata yun or 1-2 degrees Celsius. Sobrang lamig, nasa kalsada ako, nagpalipas ng gabi. Tapos nasa Tokyo ako noon sa Shibuya. Hinintay ko talaga magbukas, as soon as magbukas yung subway, sumakay na ako papunta ng airport sa Narita dahil pupunta na ako ng Fukuoka noon. Sobrang lamig guys. At saka naawa ko sa sarili ko. Kasi hila-hila ko pa yung ano ko, yung malaking bagahay ko. Naghahanap ako ng kung saan ako pwedeng makapagstay na medyo mainit-init, indoor, pero wala akong makita. Kaya ayun, nakasurvive naman tayo. And then first on the list, ito talaga yung Siargao curse. Nasabi nga nila, sumpa talaga ito sa Siargao. Pero siguro it's up to you. Kumbaga, eat at your own risk. Kasi sa Maasin River, may mga nagtitinda dyan ng tuway or tulya. Kumain ako guys, yung hilaw, tas lalagyan lang ng asin at vinegar, tas kakainin mo na. Siguro, hindi sana yung chan ko, or hindi fresh yung nakain ko. I don't know, pero may mga naririnig na rin ako mga kwento kagaya nung sa akin. Ayun, so it's up to you guys kung kakain din kayo roon ng tuway or tulya. So yun yung mga nangyari sa akin for 2023. Meron pang iba pero ito yung pang pinaka talagang memorable eh. Yung pinaka mga malalala. By the way, after ko kumain nun tulya, 2 weeks akong nagkaroon ng diarrhea. Grabe, tubig talaga ang nilalabas ko. Nangihina ako, ganyan. So I hope natuto na ako. At sana rin kayo may matutunan kayo dito sa mga experiences ko. Thank you for watching guys. Bye bye.